sa mabuti ka. Hindi dahil sa mabuti ka. Hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil sa mayaman ka. Hindi dahil sa mayaman ka. Nagbago ka. Nagbago ka. Dahil binago ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kapatid, nagbago tayo kasi binago tayo ng Diyos. And that is His grace. Dahil sa grasya niya, nagbago tayo. At bilang pagtatapos, mga kapatid, tayo mga prayer partners, pinagpala tayo dahil sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan. Bakit? Dahil sa El Shaddai ang ating kaagapay. Ano po ba ang ibig sabihin ng El Shaddai? God Almighty. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakilala, ano po? Si Yahweh El Shaddai in the Old Testament sa kanyang mga propeta at ang pagkakilala sa kanya ano po, ng mga propeta is the God who provides. Amen. The God of the mountains. Sa bundok ng Diyos may inilaan. Amen. Sabi ni Father Mike, mga kapatid na doon, Father Mike ay yung pare, this Brother Mike. Nakikinig ako sa isa sa kanyang mga panayam. Sabi nga niya, kaya tayo nasa tuktok, kaya ang mga simbahan nasa tuktok, because doon tayo pinakatagpo ng Diyos. Amen. Katulad sa Old Testament nga, the God of the mountains, ano po, sa bundok ng Diyos, o sa lugar ng Diyos ay may inilalaan. Kapatid, kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos, kapag tayo ay nag-aalay sa Kanya, kapag tayo ay naglalaan sa Kanya, may inilalaan din ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen po ba? Kapatid, ano mang pagsubok ang dumaan, ano man ang inyong pagdaanan, palagi mo tatandaan, meron tayong kaagapay. Amen. Meron tayong kasama. At yun ay walang iba kundi si El Shaddai. Ang ating Panginoong Jesus. Sa tulong ng banal na Espiritu. Harapin niyo katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Kapag magsisimba ka, okay lang. Kahit malungkot ka. But make sure, after mo magsimba, nakangiti ka na. Amen po ba? Bakit daw po? Bakit daw po? Kasi kapatid, kapag ka tayo po ay ganap na lumalapit sa Panginoon na buong puso, at the moment, papawiin ng Diyos ano ba ng kabigatan. Amen! Kasi ito ang nais ng Panginoon. Ang buong puso tayong lumapit sa Kanya. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, dahil kaunti lang pong oras natin, ano, bago tayo matapos, ang sabi nga, sa Psalms chapter 23, ayan, sa Awit 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. At pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapan. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. Ipinaghahanda mo ako ng sano-sano na nakikita pa nitong mga kalaban ko, sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, tubos-tubos. Kabutihan pag-ibig mo sa aking di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh. Kapatid, lahat tayo ay mga tupa ng Panginoon. May iba sa ating amoy kambing, pero lahat tayo tupa. Lahat tayo mga tupa. Pero naman sa ating napakamareklamo katulad ng kambing, pero lahat tayo tupa ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo ay pinapastol ng Panginoon. Kapatid, sino ba ang pastol mo? Ito po yung gusto kong iwanan sa inyo bago matapos, ano? Sino ba ang pastor ko? Kasi, as what we have read in the Psalms chapter 23, kung si Yahweh ang ating pastor, alam natin hindi tayo mag-iwanan. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Bilang pagtatapos po, no? According to Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. They are new every morning. Great is His faithfulness. Dakila ang katapatan ng Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His love never ends. They are new every morning. Amen. Bawat araw bago. Sabihin ko ninyo, bawat araw bago. Sana all may bago, no? Bawat araw may bago. Ano po yung bago? Bawat araw pa, di bagong pagmamahal ang inilalaan sa atin ng Diyos. Amen. Kasi hindi na umubos ang pagmamahal niya, because that is His nature. Ang umibig at magmahal. Nawa mga kapatid, i-enjoy natin. Pasensya ng ating pong Panginoon. Ano? At nawa sa ating pong paglilingkod, sa ating pananampalataya, tunay po nating maranasan
Kasi El Shaddai, hindi nagkuhulang. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So bago tayo matapos, mga kapatid, nais ko pong bigyan ng daan ang ating kapatid. Ang ating kapatid. Sorry. Ang pinakamamahal nating pari. Sana yun po, no? And so, he will be our guest speaker for this afternoon. At bigyan po natin ng daan si Reverend Father Raymond Gaspar ay ang pamilya sa atin. Palakpakan natin ang isang buhay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hindi po. Welcome po, Father. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po sa mga kabataan natin? Kabataan? Amen. Okay. God bless. Puna pong tanong sa inyong lahat, no? Sa anniversary natin. Pakita na nga po yung katabi na, how old are you? How old are you? How old are you? Pakisabi niyo po sa katabi niyo, hindi halata. Mga kapatid, bakit yun ang una kong tanong, how old are you? Kasi gusto ko pong malaman that today we are celebrating the 7th anniversary ng mga kabataan natin, no? Ng YAEL. So, palakpakan po natin sila. Tunay naman po na tayo pinagpala ng Diyos. Amen. Mga kabataan natin, mga youth natin, pagdating po ng panahon, kayo po ang papalit sa amin. Kaya napakaganda po ng programa ng ating pamayanan ng Yahweh El Shaddai, El Shaddai WXI, na merong pag-abot, meron tayong pagyakap sa mga kabataan kapatid natin. Amen po? Amen. So mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na balikan natin yung ating ebanghelyo kaninang umaga. Kung natatandaan niyo po, ang mga apostoles ni Jesus ay nagtanong, sabi nila, Lord, tulungan niyo po kami na umunlad sa aming pananampalataya. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Pwede po ba kaya maging dasal natin yan sa pagsisimula ko po? Pakisabi nga po, Lord, Lord, dagdagan niyo po. Dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Ang aking pananampalataya. Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Ngayon, Father, paano ba namin ma-increase? Paano ba namin madadagdagan yung pananampalataya namin, no? Ngayon, tingnan po natin yung first reading kasi alam niyo po, matutulungan tayo ng first reading natin from the book of the prophet Habakkuk. Na? Siguro hindi masyadong popular sa atin si prophet Habakkuk, no? Pero alam niyo po sa unang pagbasa natin, ano po yung karanasan ni Habakkuk? Siya po isang propeta ng Panginoon. Pero alam niyo po ba ang kanyang paghihirap? Una po, sa kabila ng kanyang pagtsatsaga ng pagpapahayag ng mabuting balita, sa kabila ng pagsasabi, ipinapaalam sa tao ang nasa kalooban, nasa puso ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po, ang mga tao doon, hindi sila nakinig. Hindi sila nagbagong buhay. Wala lang. Kaya nung nakita ito ni Habakkuk na parang nanghihina na siya, at parang nawawalan na siya ng lakas, ng pag-asa. Parang iniisip niya, sayang, nagtsatsaga ako sa inyo, nagpapakahirap ako para ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Pero ano nangyari? Wala. Walang pagbabago sa inyo. Nahihirapan ang kanyang kalooban. Gusto niya nang sumuko. Pangalawa po, nahihirapan si Habakkuk. Bakit? Sapagkat ang dami pong naninira sa kanya. Ang daming nagsasabi ng hindi totoo sa kanya. At pangatlo po,
wala ng respeto ang mga tao sa kanya bilang isang propeta. Kaya kung ilalagay natin ang ating sarili sa katayuan, sa katauhan ni Habakuk, wala nang nakikinig, walang nagbabago, sinisiraan, kung ano-anong palinira, walang respeto, sino ba naman hindi mawawala ng loob? Pero alam niyo po, napakaganda ng nasasaad sa unang pagbasa kanina, na kung saan tinawag ng Panginoon si Habakuk. At ang sabi sa kanya, halika, mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararanasan mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nagpapahirap sa buhay mo? Saan ka ba nahihirapan? Sabihin mo lahat yan sa akin, sabi ng Diyos. At ano ang sinabi ni Habakuk sa Panginoon? Ang sabi niya, Panginoon, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo ako diringgin? Hanggang kailan mo pababayaan mamayari ang karahasan? Bakit ang ipinapakita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang hidwaan at pagtatalo. Naging honest po si Habakuk. Wala siyang iniwan sa kanyang sarili. Sinabi niyang lahat sa Panginoon, eto po ako, Panginoon. Eto po ako. Alam niyo po, mga kapatid, hindi naman tayo nalalayo ang iba sa atin sa karanasan ni Habakuk. Amen po ba? Amen. Alam ko, meron sa inyo sinisiraan ng ibang tao. Amen. Dahil na rin, minsan, Elsa day kayo. Hindi nila maintindihan. Bakit? Ganun na lamang ang inyong pagtsatsaga na sumamba. Sunday, okay na. May Tuesday pa kayo. May Friday ba? Amen. May Tuesday na. May Friday pa kayo. Tapos may Sunday pa kayo. Ang dami-dami. Mahirap naman maging El Shaddai. Di ba? Maaaring sisiraan nata ng ulo. Di ba? Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon kay Habakuk? Sabi niya, tandaan mo, sa kabila ng nararanasan mo, hindi kita pababayaan. Amen.